Lockdown! Bagsak si Sento! 2, 3, 4, 5! Bukuha na! Hindi kaya ng mga hita mo, mga body blow ko. Hinitiis mo lang pala. Umuubra din palang boxing ko sa tulad mong world amateur champion. Hindi na ako tatayo dito. Sayang naman! Nakatayo pa rin si Sento! Grabe ang tibay niya! Sa itsura ng pagbagsak niya kanina, parang hindi na siya makakatayo! Pero, paano pa siya makakalaban? 7 segundo pa natitira sa round. Matagal-tagal pa yon para tapusin ang laban. Fight! Naiiwan ang mga paa niya. Nasaktan siya sa mga body blow. Tatapusin ko na to. Ayaw ko manunok ang katawan ko. Hindi! Magsak ako nito! Nakailag si Sento! Tumunog ang bell! Tapos ang round 6! Tapos na sana ang laban kung tumama ang suntok ni Borg! Grabe! Pinababaan niya yung lubid para may ilagay niya yung white pang ni Borg. Kataon lang yun. Talaga na pabagsak mo siya. Kaso lang, nasa lusyon ng lubid. Nakita mo ba? Ang galing ng depensa ko dun sa white pang niya, di ba? Tumahimik ka na lang dyan. Kailangan bumalik ang lakas mo. Masyadong malayo ang lamang niya sa'yo sa teknik. Hindi ka uubra kung lalabanan mo siya ng harapan. Mula ngayon, iwasiwasan mo siya. Gamitan mo ng mga feet para lumapit siya. Huwag mo nga ako inaasar! Ano? Lalabanan ko siya ng harap-harapan. Hindi pwede sa akin kung hindi ganun. Mukhang tumatalab na yung mga body blow niya. Huwag po kayo mag-alala. Ganito naman talaga ang inaasahan ko na mangyari. Hard part siya ng kalaban ko. Hindi ako mananalo sa kanya na wala rin akong tama. Kahit kaaway niyang lahat ng tao dito, kalbado pa rin siya kung mag-isip. Hindi na siya gaya ng dati. Talagang malakas na siyang buksingero ngayon. May mga buksingerong natatalo na, pero biglang lumalakas at nananalo dahil sa dami na sumisigaw. Yun na lang ang dapat mong pag-ingatan dito. Opo. Umpisa na ang round 7, mga kaibigan! Ganito yung nangyari dati. Pinagsisigawan ng lahat ng taong pangalan ko. Umaasa silang lahat ng mapapanood ako manalo. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung sisirain ko niya ang pagtitiwala nila sa akin! Meron ka pa palang natitirang lakas! Kaya pala, nagagaling sa mga sigaw nila yung lakas mo. Samantalang ako, hindi ko narinig na tawag nilang pangalan ko. Pero hindi ako lumalaban para yung pagsigawan nilang pangalan ko. Hilig ko ang pagbuboksing. Lalapan ako kahit sa kasulok pa ng daigdig! Ayaw na naman si Bon! Niligasan na dito si Sento! Si Sento pa rin ang sinusuportahan ng mga tao dito. Ang lupit pa rin ni Borg, parang wala siya naririnig, parang manid. Hindi dapat papasok sa ulo kung nasa ibang bansa ka o kung nag-iisa ka lang. Alam kong nararamdaman mo na yung Borg. Ilang kong tisin ang mga suntok niya. Hihina na rin siya. Hindi na siya makaka-sidestep. Nasaktan siya sa mga body blow ko kanina. Konti na lang. Lumapit ka pa ng konti. Lumapit ka pa. Ayun na! Body blow na naman! Hindi pwede! Sumagot naman ang kaliwa si Borg! Sa ulo naman tumatama ang mga suntok niya! Sino kaya bibigay sa kanila sa laban nito? Walang batang sa kanila! Matatalo ang atras! Ayan na yung smashing ni Sento! Nilaban pa ako! Makeshift! Nag-southpaw style siya! Ibang klase yun! Kanan na
Taskmaster! Nagpakita na rin ang pangal dito sa ikapitong round ng tigre ng naaniwa! Mas malakas yung kanan niya. Grabe yung suntok na yun. Nilabas na rin ni Sendo yung huling barahan niya. Tingnan niyo si Sendo! Nakakasiguro na siya na panalo siya! At hindi na suntok na yun! Hindi na kalabilaan niya rin! Imposible na yan! Hindi na makakatayo yan! Mahirap talaga. Bird! 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 Naririnig mo ba ako? Bird! Matatapos ang lahat sa'yo kung hindi ka tatayo. Gusto mo ba matapos ang lahat na ganito? Tumayo ka dyan, Bird! Hindi pwedeng matapos dito. Hindi pwedeng matapos ang ganito. Hindi pwede. Kaya ko pa. Bird! Nakatayo pa rin si Bird! Hindi siya inabutan ng bilang ng sampu! Grabe! Kaya mo pa? Bye! Hirap na rin ako ikala yung mga pako. Ayos na, Sendo! Tapusin mo niyan! Nag-glitch na lang si Bird! Daya mo naman, hoy! Parang hindi ka tulad na lalaki! Wala akong paki kung ano pang isipin ninyo. Hindi ako pwedeng matalo! Itiwan mo ko! Tapos ang 8th round! Kumapit na lang si Bird kay Sendo para umabot pa siya sa susunod na round! Sayang naman yun! Tapos na sana! Bale, sigurado sa susunod na round! Oo nga, isang tama na lang, panalo na si Sendo! Hindi niyo dapat baliwalayin yun si Bird. Lumalaban pa rin siya kahit walang kumakampi sa kanya dito. Hindi niyo ba siya kayang palakpakan? Huh? Oh, ba't nakatunga ka na lang dyan? Ha? Wala! Masyadong matindi yung laban nila. Pero ang nararamdaman ko, sama ng loob. Ayoko yung ganitong nanonood lang ako sa laban nila. Mas gusto kong ako ang lumalaban sa kanila uli. Marami akong kailangan baguhin sa pagbo-boxing ko. Round 10 na ito! Ito ang pinakahuling round! Walang kumakampi sa akin. Ano grabe yung presyo sa kanya. Lahat tumaasa mananalo siya. Kahit parang nag-iisa siya dito, nilabas pa rin yung kanina. Hindi lang yun. Nakayaanan pa rin niya kahit yung tinamaan ko siya ng pinakamalakas kong suntok. Kinakailangan manalo ako dito. Wala ibang pumunta dito kundi para matupad ang pangako kong yun. Dapat natuwa ako sa nangyari. Pinakalaban na naman ako ng napakalakas na lalaki tulad niya. Galing ka, Sendo. Nakuha mong respeto ko, Word. Matatalo ko kung desisyon. Kailangan manakot siya. Hindi sigurado kung lamang ako sa puntos. Hindi pwede umasal ako sa desisyon. Naman, ayoko may matalo sa kanilang dalawa. Hindi siya napabagsak ng suntok. Nadulas lang siya. Nadulas ako. Down! Ano? Sa neutral corner ka! Ano pa naman? Saan ka ba nakatingin, Rep? Kita-kita namang nadulas lang siya! Three! Hindi ako tinamaan ng suntok. Nadulas lang ako! Mukhang nadulas lang. Pero tinawag na knockdown ng referee. Masakit na tawag yung para kay Bird. Ha? Natamaan ba talaga siya? Baka dumaplis lang yung suntok. Pero kahit na, lugi siya sa tawag na yun. Huwag mo karaan! Sige! Sira! Hay! Higil na gigil si Bird! Pinipilit na makabawi sa knockdown na tinawag sa kanya. Kaya lang, baka wala na siyang oras! Hindi pwede! Hindi pwede! Tapos na ang laban! Nasa desisyon na ng judges kung sino ang nanalo! Grabe, suntok ka na sagutan sa loob ng 10 round! Pareho silang nararapat na manalo ngayong gabi! Tinitingnan na ng maigi ang scorecard ng mga judges! Sandali na lang at ihahayag na ang decision! Kanino kaya sa kanila mapupunta ang Japan Featherweight Champion Belt?
Kay Takeshi Sendo ba? O kay Alexander Borg Zagi? Ang nabugi! Ang nabugi! Mula sa red corner, si Takeshi Sendo! Si Sendo ang nanalo! Hindi nanalo si Borg! Mula ngayon, sana ang tatakalig featherweight champion ng ating bansa! Tuwang-tuwa ang mga taga-Osaka dito ngayon sa pagkapanalo ng kababayan nila! At tinatawag na Tiger ng nanimula si Takeshi Sendo! Wow! Si Sendo na ang bagong featherweight champion! Paano na si Borg? Ang galing mo, Sendo. Ikaw na ang champion ngayon. Oh, no. Taas mo ang kamay mo para sa mga fans mo. O bakit? Itaas mo ang mga kamay mo. Yeah. Sendo. Ano ba naman yan? Paano ba tinitingin-tingin ang mga judges? Laban kami ng 3 puntos. Hindi ko matatanggap yan. Bawiin mo kayo din. Hindi ako makapapayag dyan! Pero Fort! Sandali! Hindi ko maramdaman ang pagkapanalo ko sa pagod ko. Ako na muna nga hawak nitong belt ngayon. Pero bibigyan kita ng rematch! Sa rematch na lang tayo magkakaalaman! May susunod ba? Para sa akin, lamang pa rin yung si Borg sa puntos. Kaya lang wala rin mangyayari kung magre-reklamo sila. Ang importante, maganda yung naging laban. Nakapanginain yung nangyari kay Borg. Pero ganito talaga ang boxing. Nakakaingit siya talaga. Sana matikman ko rin yun. Gusto ko nang makabalik agad sa ring. Gusto ko nang makapag-boxing uli. Gusto ko nang lumaban. Ha? Asan? Si Miyata? Ay, grabe talaga yun. Biglaan na lang lumitaw. Tapos biglaan na lang nawala. Akala ko pa naman malayo na ang narating ko. Pero kahit halos nagpakamatay na ako sa pag-ensayo, hindi pa rin ako pwede. Maraming magagaling sa mundo ng boxing. Dapat daanin ko sa paisa-isang akbang na muna. Balang araw, makakahabol din ako kay Mr. Tatit sa akin ni Yata. Ang ambisyon ko, makuha muna ang featherweight title. Dapat talunin ko ang champion. Dapat talunin ko si Sendo. Bata! Ah? May tawag para sa'yo. Ha? Opo. Hello? Manoji, kamusta ka na? Mr. Moji! Ganda nung laban, no? Nung featherweight championship title match. Oo, grabe talaga. Ang galing ni Sendo sa Hannibal. Sana nga makalaban ko sila ulit. Oo, sa ibang pagkakataon. Kakausap mo sana kita ko nung masasabi mo sa laban eh. Wala kasi akong oras ngayon. Isasabihin lang ako sa'yo. Nadadating pa lang sa akin ang balitang ito. Tapos na raw ang management contract ng Ottawa Gym kay Alexander Vorgzangief. Pauwiin na raw siya agad sa Russia mamayang gabi. Ha? Pero ayaw niya umuwi ng Russia eh. Pauwi na siya? Eh? Bakit naman gano'n ang nangyari? Yun ang balita. Sige, magagawin pa ako. Si Vorg? Maraming kailangan pag-isipan ng mga boxing gym. Yung iba eh, naghihimbitan ng magagaling na boksingero mula sa ibang bansa. Ginagawa nila yon para tumaas ang level ng mga boksingero nila dito. Pero hindi rin sila makakatagal kung tuloy-tuloy nilang babayaran ng boksingero kung wala namang nanonood ng laban niya. Grabe naman yon.
Walang manunod ng mga laban niya. Eh, ang galing-galing niya mag-boxing. Saka marami siyang alam. Dalawang sunod na beses ang natalo. Hindi na interesado ang tao sa kanya. Dalawang talo lang? Pauwi na nila ngayong gabi? Sobra naman sila. Hindi mo lang nila inintay na gumaling yung katawan niya. Alam ni Ward na ganun ang mangyayari. Limang beses pa lang sa lumalaban bilang isang pro boxer. Alam niyang wala na siyang ibang mapupuntahan kung matatalo siya ulit. Kaya ibang klaseng laban ang pinakita niya nung huli. Alam niyang ganun ang mangyayari. Kaya pala kahit hindi siya ganun katibay, nakaya pa rin niyang tumayo. Kahit niyang tatamaan siya ng mga smasher ni Sendo. Kaya pala kahit yung coach niya na parating kalmado, ganun na lang kumagreklamo. Alam na nila na ganito ang mangyayari kung matalo sila. Baka iniisip mo na wala silang puso, pero iyo ganyan talaga ang mundo ng pro-boxing. Di ba mamayang gabi pa naman? Kung sasakay ko ng taxi ngayon, malamang abutan mo pa siya sa airport. Ah? O eto, pautangan kita ng pantaxi mo. Marami pong salamat! Meron ka pa palang natitilang kabutihan. Alam na alam ko na kasi kung ano iniisip ng bata na yan. Kaya okay lang na supportahan ko siya. Hoy! Teka lang! Pabira ka! Kaya pala galante-galante ka! Wallet ko yan eh! Dinukod mo sa akin yan ano? O hindi ah! Kanina pa natin ito sa busa ko itong wallet na to, no? Sabi ko na nga ka eh! Nagtataka na nga ako kung bakit ang dami-dami mo hawak-hawak na pera eh! Sorry ko yan! Ano ito? Kalimutan mo ha! Pera mo! Pera ko! Ang pera ko! Pera ko! Ano? Kailangan makita ko siya. Bahala na kung anong sasabihin ko sa kanya. Ano ba to? Ngayon lang kasi ako nakapunta ng airport. Anong gagawin ko? Pwede mo magpapage ng tao? Pupunta sa Russia ang pangalan niya. Borg! Makunochi! Pinunta mo pa ako hanggang dito? Ha? Kasi ano? Yung ano? Kasi parang biglaan masyado. Sobra kasing ano eh. Hindi. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo. Wala tayong magagawa. Sa boxing, panalo tsaka talo lang ang tinitingnan. Ibig sabihin, hindi ako umuubra sa pro-boxing. Yan ang gusto mong sabihin? Hindi! Hindi totoo yun! Hindi talaga totoo yun! Ang lakas-takas mo talaga! Lahat ng laban mo, ang lakas tsaka ang galing mo! Ang totoo niyan, Ipo, masama rin ang loob ko eh. Pumunta ako dito na may dalang pangarap. Uwi ako ngayon, wala nang pangarap kong yun. Nakakalungkot talaga. Borg! Pero huwag kang maawa sa akin. Hindi naman ako uwi sa amin ng walang wala't dismayado eh. Nalaman ko kung gaano kahirap sa ring ng pro-boxing. Nalaman ko rin kung gaano kasarap. Naiintindihan ko na kung bakit ako nagbo-boxing. Papasalamat ako sa'yo. Ha? Sa akin? Lahat ng mga natutunan ko sa'yo, ituturo ko pag-uwi ko sa mga boksingero doon na nakababata sa akin. Tapos ipagmamalaki ko, may nakalaban ako sa Japan na napakalakas na boksingero. Ipo Makunochi ang pangalan niya. Sasabihin ko sa kanila, napakagaling na fighter niya. Di ba? Di naman. Sana dumating ang panahon, maging champion ka din. Hindi lang champion sa Japan ang iniisip ko para sa'yo. Hindi lang sa Japan? Hindi mo kailangan mangako agad ngayon. Kahit wag muna. Work! O paano? Alis na ako. Paglumaan na rin tong mga to. Pero gusto kong mapasayaw ang mga yan. Akala ko magtatagal din ako dito. Pinag-aralan ko pa naman ang gusto yung salita nyo. Pag nasa Russia na uli ako, malamang makakalimutan ko ng lahat ng natutunan ko. Ito na ang pinakahuling pagkakataon na maghahapon ako. Makunochi. Sayonara.
Hindi rin ako makakalimot. Hindi kita makakalimutan, Bol. Hindi ko makakalimutan yung laban natin. Paalam. Kaibigan.